Hello mga lods. Welcome back po sa ating munting channel. This is Carmelo TV. Yan. So, meron nga po pala akong isi-share ulit sa inyo na DIY project. So, this time, DIY project naman tayo. Kasi mga napopost natin lately, yung mga reels and short videos lang natin, no? Yung mga cinematic videos, no? Na ating ginagawa. This time, nagkaroon nga tayo ng isang DIY project sa aming bahay, no? And ang i-share ko ay kung paano magputol po ng plastic door, no? Yung pang CR ba, no? Kasi yung nabili kong plastic door medyo mataas ng 5 cm, no? 5 cm. So gagawin ko siyang actually that is 210 cm, no? Gagawin natin 205 cm. So yun ang i-share ko sa inyo. Napakasimple kung paano po gawin ito. So start na po natin ang ating video. Puntahan na po natin. So ito yung hamba na naikabit ko na rin dito. So ito yung ating plastic door na nakahanda na rin po ito na para ating putulin. So una, sinukatan ko na nga ito, no, ng height na gusto ko na 205 cm, dahil mas mahaba nga ito ng 5 cm. Yan. So siyempre ginuhitan ko na yan, naguhitan ko na po yan. Yan ang mark ng ating guhit, no. And unang-una, bago pa mga natin tanggalin, no? Bago natin putulan, tanggalin na muna natin yung molding yan. Tinatanggal ko na muna yung molding sa dulo para hindi po tayo mahirapan. Kasi pag naputol na yan, natatanggalin natin yung molding, putol na, mahirapan tayo. And then at the same time, susukatin na rin natin to. Yung 45 degrees sa side po ng molding natin. Ayan. So make sure po na yung 45 degrees natin ay eksakto din sa or akmang-akma dito sa ating tinanggal na molding din. So kung makikita niya, ayan, 45 degrees. Ayan. So ready na po tayo para ating putulan ito. And meron mga po pala tayong additional tip, mga lods, no? So kung saan natin po putulan ito, bali ito po yung ilalim or yung bottom door natin, no? So huwag tayong magpuputol dito, ha? Dahil mas maganda po nating putulin sa taas. Sa gayon man, hindi po halatang nagputol ng plastic door. Yan, dito natin putulan sa taas tulad ng ginagawa ko. So kailangan maputulan po natin ito ng maayos, nang maisalpak din natin maayos ang molding. So ayan, lods, pinuputol ko na po yung ating plastic door. Ayan. Ayan, medyo fast forward tayo dyan para mabilis tayo, no? Ayan, makikita ninyo. Ayan. Then binaliktad ko yung plastic door natin. Then pinutol ko uli dyan. Sa kabilang side naman. Ayan. Ayan, napakabilis po. So, gawin na ko na rin ang ating 45 degrees ng molding natin. Yung cup. Ayan. Makikita ninyo. Kailangan dahan-dahan lang po. Ayan. Ginamitan na rin natin ng grinder. Siya nga po pala, ang gamit ko rito ay grinder, siyempre. And lapis, ating metro. At gaya na rin ang ating ruler o pangguhit. Ginamit ko po dito ay ang ating level bar. Ayan. Kabit na po natin. Sasubukan na natin ating molding. Ayan. Ayan, kung makakita ninyo, kailangan. Medyo malutong din po kasi ang ating plastic door ngayon. Hindi katulad ng araw na makakapal. Ngayon, medyo maninipis na po ang nabibili sa market. Hindi katulad ng araw, yung mga plastic door na bibili na namin ay makakapal talaga.
Ayan. Nakasalpak na po itong ating molding. Ayan. Ayan, yan na po ang aking pinagputulan, no? Ayan. So, ang susunod po natin gagawin, syempre, sa part na to ay nilagyan ko na yan ng ating kwan, I mean, sealant po or pandikit para hindi matanggal yung molding na yan. Ayan, kung makikita ninyo, lapat na lapat po ang ating 45 degrees, no? Ayan. So, yan po ang ating tips na maibibigay ko sa inyo. Napakadali lamang pong gawin ito basta meron kayong mga materyales. So, hindi yan mahalata na pinutulan ninyo dahil pag maayos ang gawa ninyo, maganda rin naman pong tingnan. So, hindi naman maapektuhan ng kanya yung kabuuan ng ating pintuan. So, dahil plastic yan, napakabilis gawin. So, yan mga lods, sana okay yung tips na ibigay ko sa inyo at makatulong ito sa inyo. And yung mga, kung may mga tanong po or comments kayo or question, paki-comment na lang po below sa ating description. No? So, yan mga lods, maraming salamat po at kita-kits tayo sa mga susunod pa nating video.